yung mga katribo, kahit na ano, kahit anong ganda ng daan, no, ang paalala lang dati, magdasal, mag-ingat, check natin yung sasakyan natin kung anong kulang, kung anong dapat ilagay, lalo na sa ganitong mga daan. So kailangan na makikita natin, hindi ko nahuhulog yung sasakyan. Kaya binabansagan itong The Killer Road of Don Marcelino, kasi ang dami nang namatay dito. Yo, what's up mga katribo? Welcome back sa ating YouTube channel sa Jivan TV. So mga katribo, andito tayo ngayon sa Barangay South Lamidan. Andito tayo sa isang tulay na matagal na inaasam-asam ng mga tao dito sa Don Marcelino. Kasi alam natin mga katribo, alam na mga taga Don Marcelino, ito yung pinakamahirap na isa sa pinakamahirap na nadaanan dati, yung wala pang tulay. Kaya mapapansin natin wala pang ayos kasi bago pa ito eh. Kailangan na kasi gamitin eh. Kasi ako dati dito ako nag-aaral, first year high school, galing Barangay Linadasan. Naglalakad ako mga 2 hours, marami kami. Isa ito sa mga sakripisyo na dinadaanan sa lahat ng mga estudyante na nag-aaral sa John Martin Johnson National High School dito. So, nakita na natin. Medyo maginhawa na kasi may tulay na. So, shout out sa LGU Don Marcelino, sa Engineering Office, siyempre sa DCWH, ang tagapangalaga ng mga kalsada natin. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng DPWH? Mali. Ibig sabihin ng DPWH, dako ang puso n'y hawak. What the fuck? So mga katribo, so mga katribo, pagkatapos natin dito, puntahan natin yung binabansagan ng mga tao na The Killer Road of Don Marcelino, Davao Occidental, doon sa unahan. So dadaanan natin ngayon. So muna, kasi minsan lang tayo makakakaan dito. So ito yung bagong tulay dito. So sa wakas may mga ano rin, may mga equipment din, may mga natapos din ng mga ano. So shout out sa mga officials ng Don Marcelino, sa LGU Don Marcelino. So puntahan na natin ang The Killer Road of Don Marcelino. Katribo, andito tayo ngayon sa mismong paanan ng Killer Road Don Marcelino. So pinapangalanan itong Winston. Pag sinasabing Winston mga katribo, alam na ng mga tao kung saan yan, kung anong klaseng daan yan. Tapos kahit hindi taga Don Marcelino mga katribo, kilalang kilala ang daang Winston. So dito tayo papakita ko sa inyo kung ano yung Winston at ano yung bakit binabansagan itong The Killer Road of Don Marcelino.
So, simulan na natin mga katribo kasi nahihirapan tayo mag-drive kasi nagbi-video tayo. Tapos nahihirapan din tayo mag-Tagalog. So, let's go. One hand lang tayo mga katribo. Ito na mga katribo, no? Ito yung mismong paanan ng daan. Kita nyo, may naglalakad mga katribo kasi mahirap talaga yung daan. Bye-bye. Mga katribo, andito tayo mga katribo. So makikita natin may simento na, pero dati mga katribo napakahirap talaga. Ang daming bato, ang daming lubak-lubak. So ngayon medyo okay na siya kasi daan ka dito mga katribo, dapat naka-primera kasi napaka-taas kasi ng ano mga katribo. Dati mga katribo, yung wala pa itong simento, dito sa portion na ito, yung pinakamaliit na daan. Doon na huhulog yung mga sasakyan dati mga katribo. So di na masyadong makita kasi yung dami ng ano, dami ng tawag nito, dami ng sagbot. So ito mga katribo, the killer road of Don Marcelino. So matatandaan natin mga katribo, makikita natin sa paligid, no? Ang dami ng ano, so dami ng niyog kasi ang pangunahing produkto dito sa bayan namin mga katribo, sa municipality of Don Marcelino ay niyog. So makikita natin ang niyog. So mga katribo, bakit na malagay sa isip natin, bakit dito dumadaan yung mga sasakyan, marami namang daanan? Kasi dito sa Don Marcelino mga katribo, isa sa pinaka mahirap o masasabi natin mahirap, so hirap sa transportasyon ng mga tao. Kaya kung dati pwede bangka, pero dati buwis buhay kasi kailangan iluwas yung mga produkto ng mga tao sa Malita, Davao Occidental. No. Kaya kahit mahirap, kahit buwis buhay, kailangan imahatid yung mga produkto kasi yun yung mga hanap buhay ng mga tao. Kaya sinasakripisyo na lang na kahit anong hirap ng daan o dito. So makikita natin ngayon si ano, siminto, may siminto na. Na medyo hindi na masyadong mahirap mga katribo. Pero dating ano, nakaraang araw lang may nalaglag dito, bago lang. Tingnan natin ngayon doon sa unahan kung anong hitsura o anong sitwasyon. Kaya hirap tayo kung saan tayo magpark mga katribo. Sana may dumaan na malaking sasakyan para makita natin. Bakit pala Winstone ang tawag nito mga katribo? So dati mga katribo, may daanan doon sa banda, doon sa harapan nito, tinatawag din nilang Malburo. So matatandaan natin na parang pangalan ng mga sigarilyo. So dito Winstone, doon dati maputik din doon,
pahirap din ang daan, kaya wag lang malburo. So di na tayo magtataka, baka may fortune na naman sa susunod na daan. Kikita natin. Ito yung the killer road of Don Marcelino. Kikita natin video, di masyadong mataas. Kasi napakataas nito pag ikaw mismo ang dadaan. So mga katribo, dito yung ang dami ng namatay dito mga katribo. Nalaglag doon dati dito mismo. So, ang pinakamahirap yun sa ano, yung sa una-unahan, yung pababa. O, yung pababa. Yan, o, yung pababa. So, puntahan natin yung nalalaglagan ng truck ng nakaraang araw. Nalalag. Yan ang mga katribo. Katribo, no? So, kikita natin, hirap talaga makausad yung motor pag hindi niya ginagamitan ng ano, na tawag nito, primera pag maan ka dito. So, dito mga katribo, ito na. Ang mga katribo, makikita natin, no? Dito nalaglag yung sasakyan nung nakaraang araw. Pagkakaalam ko mga katribo, weekend na yan is nagdi-deliver ng mga inumin sa Red Horse. Dito mga katribo, kikita natin. Ayun mga katribo. So, kahit na simentado or simento na siya katribo. So, spalto ba anong tawag nito? Hirap kasi magtagalog eh. So, di pa rin tayo makapakampante. Makita natin yung sasakyan na katribo. Parang hirap kunin na tayo. Di ko alam kung nakuha na ba mga katribo. So, ayan mga katribo. Nakikita natin mismo yung daan. Yung kung saan nahulog yung sasakyan. Ayun. So, dito mga katribo. Sa portion na ito natin makikita. Hindi tayo makapaniwala, no? So kasi mga katribo, kahit na ano, kahit anong ganda ng daan, no? Ang paalala lang dati, magdasal, mag-ingat, check natin yung sasakyan natin kung anong kulang, kung anong dapat ilagay, lalo na sa ganitong mga daan. So kailangan ito makikita, dito nahuhulog yung sasakyan. So, makita natin yung mga case ng ano, is ng mga inumin doon, no? Yung banda yung mga katribo, no? So kaya binabansagan itong the killer road of Don Marcelino kasi ang dami nang namatay dito, ang hulog doon banda sa ibaba dito. Yung mga katribo, kikita natin, no? So mga katribo, may sasakyan. So tingnan natin. Hirap lang. Dito lang. May sasakyan.
makikita natin, no? So oh. So. Oh, parang mahirapan mga katribo kasi may papunta. May padulong na sasakyan, no. Kita yung green. So ganito kahirap dito mga katribo, no. Na witness natin kung ano kahirap mga katribo kung may papunta tapos may pabalik. Kailangan talaga. So nakikita natin mga katribo, no? Magdaan. Last plant lang ata mga katribo, may natumba rin dito. Kita natin, ano, nakikita ko yung mga butilya. Bye-bye. Ayan mga katribo na. Kailangan talaga dahan-dahan. So ayun mga katribo. So man mga katribo, makikita natin yung view. I love you. Ano? Yung mga motor. So may isa sa pinakamagandang tanawin dito pag nakababa ka dito sa daan ng ito mga katribo, yung Mount Pispis. So tinatawag dito na Mount Pispis. So dito ito sa ano, located at Barangay South Lamidan. So Mercedino daw Occidental. So kaya tinatawag siya na Pispis mga katribo kasi sa lumad sa mga tribo, yung Pispis yung maliit na langgam or yung maliit na ibon, yung Pispis. Di ko sure basta sa pagkaintindi ko yun. Pispis man Pispis. Yeah. So may motor. Yun ang The Killer Road ng Don Marcelino Davao Occidental. Kita natin. So yun na yun. Salamat. Maraming salamat. So sana makapunta kayo dito. Napakaganda pero napakahirap ng daan. So mag-ingat palagi. Pagdasal, check yung sasakyan natin. So, magkalimutan magdasal palagi. So gusto nyo ng ganito mga content? Please click like, share, and subscribe to Hit Brand TV.